Magandang araw, class. Welcome to LBV GMath 1-2.4C. Now, this is the last video on our MELC that involves representing a function through its table of values, graph, and equation. I am Engineer Peter Benjamin Obiano, and I hope that we will learn something from this video. Again, this video is still under the chapter on rational functions, under functions, and their graphs. For our topic outline, let's just solve problems and from there, babalikan natin ulit kung paano gumawa ng equation, paano gumawa ng table of values, and paano i-graph ang rational functions natin. Tapos, itry din natin i-analyze yung mga bagay-bagay na nakuha natin. At the end of the video, I hope that we will be able to represent a rational function through its equation, table of values, and graph, and perhaps analyze and make a conclusion out of what we got. Now, before watching this video, I hope na alam na natin by this time paano gumawa ng sarili nating rational function. Again, ito po ay na-discuss natin noong pinakauna pang LBV and I believe medyo paulit-ulit na nating nire-recall. So I hope alam na po natin. Then, how to represent a rational function through its table of values. Ito po ay na-discuss natin noong LBV GMath 1-2.4A. And how to represent a rational function through its graph, which was discussed in LBV GMath 1-2.4B, yung video before this one. Alright, so let's now go to our exercises. Question number one, an apartment charges 10,000 annual fee, then 200 for each day you stay there. Generate the following. First, a function showing the average cost for each day you stay at the apartment. Second, a table showing the daily average cost for staying within the first 10 days at the apartment. And lastly, a graph representing the average cost for staying within the first 10 days at the apartment. Sige, unahin natin yung first question. So, what is given? It was given that the annual fee is 10,000 pesos. Tapos, yung add-on kada araw ay tig to 200 pesos. What is asked on the first question? Gawa daw tayo ng function showing the daily average cost for staying at the apartment. So, gawa daw tayo ng function showing the daily average cost. Alright, walang sinabi sa tanong kung ano-ano yung mga variables na gagamitin natin. Kaya sa ngayon, let's just use the variable x. And that x will represent the number of days na tayo ay nagstay sa apartment. Again, ang add-on kada araw ay 200. Kunin natin ngayon, magkano ngayon ang add-on natin kapag nagstay ka ng X days? So, kunin natin, ilan yung total add-on kapag ganito katagal yung stay mo sa apartment? Of course, to get the total add-on, kunin lang natin yung add-on kada araw and then i-multiply natin ito sa kung ilan araw tayo nagstay. So again, ang add-on kada araw ay 200. Ilang days ba tayo nagstay? Yun ay x. Therefore, ang total nating add-on is 200 times x or simply 200x. Therefore, magkano ngayon yung buong babayaran mo? Take note ha, meron tayong annual fee na tig 10,000. Therefore, ang total na babayaran natin is yung annual fee na 10,000 at yung number of days stay mo. The total cost after X days is therefore 10,000 plus 200 all over X. Ngayon, paano natin kukunin ang daily average? Take note of this formula. The daily average, yung babayaran mo kada araw,
is equal to the total cost divided by the number of days. So, yung average ng binabayaran mo kada araw ay yung total na babayaran mo divided by kung ilang araw ka nagstay. Again, ang total cost natin is 10,000 plus 200x. Yun yung ilalagay natin sa numerator. And of course, the number of days, again, that is represented by the variable x. Ilalagay natin yung x doon. And ito na yun. This is now the function representing the average cost daily for each day that you stay at the apartment. Tapos na tayo sa question A. Let's now go to question B. From the previous step, nakuha natin yung daily average natin, which is 10,000 plus 200x all over x. Ano ngayon ang hinihingi ng tanong? Let us make a table showing the average cost of staying within the first 10 days. Gawa daw tayo ng table na nagpapakita magkano ang average na binabayaran araw-araw sa loob ng unang 10 araw. Sabi sa problem, kukunin natin ang daily average sa first 10 days, kaya i-evaluate natin itong function na ito at x is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Isa-isain lang natin i-substitute yung values ng x para makuha natin yung mga values ng daily average within the first 10 days. Alright, let us now evaluate our function. At x is 1, we will get 10,000 plus 200 times 1 over 1, we will get 10,200. At x is 2, we get 10,000 plus 200 times 2 over 2, we will get 5,200. At x is 3, we'll get 10,000 plus 200 times 3 over 3, giving us 3,533.33. At x is 4, you'll get 10,000 plus 200 times 4 over 4, which gives us 2,700. Moving on, at x is 5, we have 10,000 plus 200 times 5 over 5, which gives us 2,200. At x is 6, we get 10,000 plus 200 times 6 over 6, giving us 1,866.67. At x is 7, we'll get 10,000 plus 200 times 7 over 7, which will give us 1,628.57. At x is 8, you'll get 10,000 plus 200 times 8 over 8, giving us 1,450. And for the last batch, at x is 9, you'll get 10,000 plus 200 times 9 over 9, which gives us 1,311.11. And lastly, at x is 10, you get 10,000 plus 200 times 10 over 10, giving us 1,200. I-summarize ko lang yung nakuha natin. At x is 1 day, the daily average is 10,200 pesos. At x is 2, it's 5,200. At x is 3, it's 3,533. At x is 4, it's 2,700. At x is 5, it's 2,200. At x is 6, it's 1,866.67. At x is 7, it's 1,628.57. At x is 8, it's 1,450. At x is 9, it's 1,311.11. And lastly, at x is 10, it's 1,200. Ngayong meron na yung mga values natin, pwede na natin gawan ito ng table. Yung mga variables ay ilalagay natin sa first row or first column. And yung values ng daily average, ilalagay natin sa second row or second column. Again, depende kung yung table ba natin ay naka-orient horizontally or vertically. For this video, ang ginamit ko na lang is vertical arrangement. Ilagay natin yung values ng x on the first column at yung values ng d of x sa second column. Partner-partner na lang tayo and mag-ingat na lang sa pag-transfer ng data. And ito na yon. This is now the answer for question number 2. You have now the table showing us the daily average for the first 10 days. Let's now go to the last question. So again, no, from the previous question,
ito po yung nakuha nating table. Ano ang hinihingi ng third question? The third question is, let us graph the given. And that graph will represent the average cost of staying within the first 10 days. Since may table of values na tayo, pwede na tayong mag-graph. Again, ano, yung variable natin in this case, x, ito po ang ilalagay natin sa x-axis. Alright, ilagay natin yung x sa x-axis. Tapos yung values naman ng dx, yun yung ilalagay natin sa y-axis. Nandito yung dx. Tapos point plotting na lang tayo. At x is 1, it's 10,200. So isobra natin konti sa 10,000. So somewhere there, sabi na natin. And then at x is 2, it's 5,200. So somewhere here. So it's 5,200. At x is 3, it's 3,533. So somewhere here, siguro. Tansya na lang na. At x is 4, it's 2,700. So it's somewhere here. At x is 5, it's 2,200. At x is 6, it's 1,866. So medyo malapit-lapit sa 2,000. At x is 7, you have 1,628. At x is 8, it's 1,450. At x is 9, it's 1,311. And lastly, at x is 10, it's 1,200. And let's just connect the points na lang. And from here, makukuha na natin yung graph showing us the daily average for the first 10 days. And this is now the answer. Okay, again, ano ang maganda pag alam mo yung graph? We can observe the graph. And from here, we can make a conclusion of sorts. Halimbawa, makikita natin dito na habang patagal ng patagal yung gamit natin sa apartment, bumababa yung average na binabayaran mo araw-araw. So we can analyze a given scenario. Halimbawa, ano? Let's say may budget ka. Sabihin na natin, dapat ang daily average mo ay hindi sosobra ng 3,000. So ayaw mo na mas mataas sa 3,000 yung babayaran mo. From the graph, makikita natin na kailan ba mag-i-start na mas mababa sa 3,000 ang daily average mo. Makikita natin na ang minimum na stay mo sa apartment para hindi mas mataas sa 3,000 ang binabayaran mo araw-araw, dapat 4 days minimum ka. Kasi makikita natin sa graph na starting at x is 4 and so on hanggang 10, makikita naman natin na yung daily na binabayaran mo ay mas mababa sa 3,000 pesos. So, pwedeng ganon. Pwedeng ganon ang application ng graph. Sige, let's solve another one. Exercise number 2. A rectangular lot has an area of 9 square meters. Let x be the length of the rectangular lot. Letter A. Find a function, which we will call piece of x, representing the perimeter of the rectangular lot in terms of its length. Letter B. Make a table of values showing the perimeter of the rectangular lot from a length of 2 meters to 7 meters. Use an increment of 1 meter. And lastly, make a graph representing the perimeter of the rectangular lot from a length of 2 meters to 7 meters. Let's answer the first question. Ano ang mga binigay sa atin? Alam natin na ang area ng rectangular lot is 9 square meters. Inindicate din na yung x siya yung length ng ating rectangular lot. Ano ang hinihingi ng unang tanong? Sabi ng tanong sa letter A, gawa daw tayo ng function na ang tawag ay piece of x na kung saan this function will represent the perimeter of the rectangular lot. In terms of your length, again, that is represented by the variable x. Okay, so again, no? Minsan kailangan natin gumamit ng mga formulas from other subjects. In this case, let's use our formulas from geometry, specifically for rectangles. Alam naman natin na ang area is length times the width. Substitute lang natin, ano? So 9 is our area. So kunin natin yon. Length is x, tapos yung width, sige, hayaan na lang natin na width.
Ang goal natin dito is ma-represent natin yung width in terms of x. Again, bakit ulit natin ginagawa iyon? Hindi ba pag mag-solve tayo ng perimeter, kailangan mo si length, kailangan mo si width. Dalawa ang variable natin. Di ba? Naalala nyo? Kapag more than one ang variables ng isang function, ang gagawin natin, isip ka ng paraan para yung hindi mo kailangan na variable, ma-represent siya in terms of the variable that you want. Later, gagawa tayo ng function in terms of x. Hindi natin kailangan yung width sa sagot natin. Kaya ang gagawin natin, yung width, i-represent natin in terms of x. So I hope you still remember kung bakit natin ginagawa itong part na to. Moving on, what we can do here is let us divide both sides by x. So of course, makakancel out yung x sa right side. Makukuha natin ngayon yung relationship na ang width ay equal sa 9 over x. Using this part, we are now able to represent the width in terms of the length x. After that, we can now go to the actual function na hinihingi ng problem. From our previous step, we found out that the width is equal to 9 over x. Again, from geometry, specifically for rectangles, the perimeter is twice the length plus twice the width. Again, ang length natin is x. Yung perimeter will be piece of x. Yung width is equal to this. So, substitute natin lahat yun, makukuha natin to. Again, ha, kaya natin, pinerform yung step kanina, upang sa ganoon, yung function mo in terms of x lamang. Okay? Tapos, i-simplify na lang natin to if you want. So, you'll get 2x plus 9 times 2. So, you'll get 18 and then divided by x. Now, let's say you want to combine this as a single fraction. So, i-apply na lang natin yung concept of combining fractions with different denominators. So, the LCD of this one is x. So, x ang magiging denominator nito. So, x divided by 1 is x. X times 2x is 2x squared. Next, x divided by x is 1. 1 times 18 is 18. And here it is. This is now our function, which represents the perimeter in terms of the length x. So this is now our answer for question letter A. Let us now answer question B. Let us now generate our table. So from the previous step, this is our function. Again, ha, pag gagawa ka na ng table, kailangan mo si function, which is nakuha naman na natin. So again, question B is asking us, let us make a table showing the perimeter of the rectangular lot from a length of 2 meters to 7 meters. And the increment of x will be every 1 meter. So ang gawin lang natin is i-evaluate lang natin ito from x is 2, 3, 4, 5, 6, and until 7. Isa-isayin lang natin, i-substitute tong mga ito dito. Sige, let's do that. At x is 2 meters, substitute lang natin, you'll get 2 times 2 squared plus 18 divided by 2, giving us 13 meters. At x is 3, we will get 2 times 3 squared plus 18 over 3, giving us 12. At x is 4, you'll get 2 times 4 squared plus 18 over 4, which gives us 12.5 meters. At x is 5 meters, you have 2 times 5 squared plus 18 over 5, giving us 13.6 meters. Moving on, at x is 6 meters, you'll get 2 times 6 squared plus 18 over 6. Solving for that, we will get 15 meters. And lastly, at x is 7 meters, you'll get 2 times 7 squared plus 18 over 7, giving us 16.57. Okay, so kompleto na po yung ating values. Summarize lang natin. So from our previous step, we get the following. At length x, the perimeter is 13. At
3, the perimeter is 12. At 4 meters, the perimeter is 12.5 meters. At x is 5, it's 13.6. At x is 6, it's 15. And lastly, at x is 7, it's 16.57. Now that we have our values, i-arrange na lang natin sila in tabular form. Again, yung mga values ng x, sila yung ilalagay natin sa first row or first column. At yung values ng p, ito yung ilalagay natin sa second row or second column. So let's say, vertical ang arrangement ng ating table. So again, these are the values of x. And ito yung corresponding values ng piece of x. And ito na yun. This is now our table of values, telling us the perimeter of our rectangular lot at length 2 up to length 7 meters. O, di ba? Kayang-kaya? Let us now go to the last part of the question. So again, from our previous step, we got this table. Anong hinihingi ng question C? Gawa daw tayo ng graph na nagre-represent sa perimeter ng ating rectangular lot mula length na 2 hanggang length na 7. So i-plot lang natin yung table na nagawa natin. Again, usually ang convention is yung variable na nilagyan mo ng value, again, in this case, yung x, ito yung ilalagay mo sa x-axis, at yung values ng function na sinolve natin, yun yung ilalagay natin sa y-axis. So, let's put x on the x-axis, and let us put piece of x on the y-axis. At x is 2, the perimeter is 13. So, at x is 2, the perimeter is 13. So, somewhere here. At x is 3, it's 12, so somewhere here. At x is 4, it's 12.5, so medyo tumaas siya, ano? At x is 5, it's 13.6, so sobra natin sa 13. 6 is 15, so at 6, it's 15, somewhere here. And lastly, at x is 7, it's 16.57. And, ito na yan. Connect the points na lang. Alright, so this is now our graph showing us the perimeter of our rectangular lot in terms of the length. Specifically, from length 2 meters up to length 7 meters. And we're done with our problem. Now, before we end this video, sige, let's make an observation. Let us observe, okay, ano ang pwede nating makuha mula sa ating graph? Di ba? Mapapansin natin, nung umpisa, bumaba ba yung perimeter? So, from 2 to 3, bumaba yung perimeter. And then, after 3, so starting from 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, and so on, makikita natin, tumataas na yung graph natin. So, sa umpisa, bumababa yung perimeter. And then, biglang tataas. So, ibig sabihin nito, pwedeng itanong sa atin, kailan pinakamababa ang perimeter ng ating rectangular lot? And of course, from the graph, we can say that pinakamaikli ang perimeter ng rectangular lot kapag yung length ng rectangular lot mo is 3 meters. So, pwedeng ganon. Pwedeng ganon yung pwede nating ma-observe. So, let's say, ano, of course, ang perimeter is directly proportional sa length ng bakod, kunyari, ano, nung lote. At syempre, kung mas mahaba yung perimeter, mas mahaba yung bakod, mas mahal yung magagastos mo. So, ibig sabihin nito, kung mas maikli yung perimeter, mas maikli din yung bakod, mas mura yung magagastos mo. Kung let's say, ang goal mo is bakuran yung lote. At makikita natin dito, kailan ka pinaka makakatipid sa material, that is kapag ang length ng ating rectangle is 3 meters. So, pwedeng ganun. Tapos, pwede pang ganito. Alam naman natin na naka-fix yung area mo ng 9 square meters, di ba? Di ba naka-fix yun? Naka-fix kanina ng area natin is 9 square meters.
Eh, alam natin ngayon yung length niya, 3. So, again, ano, ang area ng rectangle ay length times width. So, kung area mo ay 9 at ang length mo ay 3, ano yung width mo? Diba, masasolve mo na ang width ng rectangle natin ngayon is 3 din. So, ibig sabihin nito, ang length mo ay 3, ang width mo din ay 3, equal yung length at width, ano masasabi natin? Yung lote mo ngayon ay isa na ngayong hugis square. So, ibig sabihin nito, kung gusto mo na magkaroon ng pinakamaliit na perimeter, dapat square ang hugis ng rectangular lot natin. So, isa lang yan sa mga pwede pa nating makuha from observing the graph. Okay? So, in the future, especially pagdating natin sa calculus, madami kayo ma-encounter na ganun. So, I hope clear na po sa atin ngayon paano gumawa ng rational equation, paano gumawa ng table, at paano siya i-plot. And the additional bonus, paano mag-analyze ng graph. Alright, so that's the end of our video. I hope that we were able to learn how to represent a rational function through its equation, through its table of values, and through its graph. And additional bonus, paano mag-observe, paano gumawa ng conclusion mula sa graph natin. So we're done with LBV 1-2.4C. So we're done with our MELC on representing a rational function through its table of values, graph, and equation. The next videos will be on LBV 1-2.5. Specifically, it is now on finding the domain and range of a rational function. Now, for our next video, 1-2.5A, ang focus nito will be finding the domain of rational functions. Again, for additional materials, you can go to Quex's book on General Mathematics, specifically Chapter 2. Reminder lang po, if you have any questions, wag pong mahiyang magtanong. Contact us and we are more than happy to help you. God bless po and see you sa next video.